upang umpisa ng ating pangapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. Sumayin niyo rin. Mga aming mahal na kapatid, limang linggo na tayong naghahanda ng sarili para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagpapakasakit, pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at kapwa. Tayo alinsunod sa aral at halimbawa ni Jesucristo, kaisa ng buong simbahan. Sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang pabubuhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong baspasan at pabanalin upang sa masaya naming pagpupunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem sa kanyang kinaghaharian kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po natin isikan ang ating mga palaspas, ating pong pakinggan ang salita ng Diyos mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Diyos. Nagpauna si Jesus patungong Jerusalem nang malapit na siya sa Bethphage at Betania, sa bundok na kung tawagin bundok ng mga olibo. Pinauna niya ang dalawang alagad. Sinabi niya, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok doon, matatagpo ninyo ang isang bisirong aslong nakatali. Hindi pa ito nasasakyan minuman. Halagin ninyo at dalhin dito. Kapag may magtanong kung bakit ninyo kinakalag, sabihin ninyo, kailangan ng Panginoon. Kaya't lumakad ang mga inutusan at natagpuan nga nila ang asno ayon sa sinabi sa kanila ni Jesus. Samantalang kinakalag nila ito, tinanong sila ng mga may-ari, 'Bakit ninyo kinakalag yan? Kailangan po ito ng Panginoon,' tugon nila. Dinala nila kay Jesus ang asno. Sa likod nito ang kanilang mga balaban, siya'y pinasakay nila. Nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay at sa kanyang daraanan na may inilalatag ng mga tao ang kanilang mga panaban. Nang malapit na siya, palusong nasa libis ng bundok ng mga ulibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila ang wika nila, 'Purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit. Purihin ang Diyos.' Sinabi sa kanya ng ilang pariseong kasama ng karamihan, 'Guro, sawayin nga ninyo nga ang inyong mga alagad.' Tumugon siya, 'Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw.' Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Mga kapatid, sa ating pong paggawa po na ito ng pagbabaspas po ng palaspas, tayo po ay ginagabayan po ng Diyos na tayo po ay papasok po sa mga mahal na araw. At ano pong gagawin po natin sa mga mahal na araw na ito?
Katulad po ni Kristo, tayo po ngayon po ay papasok sa daan na kung saan dinaanan niya na ipinapaalala sa atin bilang kanyang mga alagad na ang buhay ng tao ay ang buhay ng tao ay dapat dumaan sa daan ng krus para po siya po ay maligtas. Yun lamang po ang sinasabi po ng Diyos, paraan para tayo po ay maligtas. Ngayon po, sa ating pagliwang na ito, namnamin po natin po yung matagumpay na pagpasok po ni Kristo. At alam niyo po yung ano sinasabi niyong pagpasok, matagumpay na pagpasok ni Kristo sa lungsod ng Jerusalem, yan po ay pag-asa. Pag-asa na kung saan, sa kabila po ng mangyayari po sa kanya, doon po sa lungsod ng Jerusalem, hindi po mananaig ang kapangyarihan po ng kadiliman. Bagkos, yung po kanya pong sasapitin po na ito, ay dadalhin po tayo sa ating pong mga, sa mga paraan po ng mga buhay po natin na matitilim. Pero, hindi po doon tayo magtatapos. Magtatapos po tayo sa pagkabuhay katulad po ni Kristo. Kaya namnamin po natin ito pong tagumpay o matagumpay na pagpasok ni Kristo. Tayo po ay magsaya, tayo po ay magdiwang, samahan po natin si Kristo. Kahit man po sa kanya pong pagpapakasakit, yung pong pag-aalin ng sarili, samahan po natin si Kristo. Sapagkat hindi lamang ganun po ang gagawin po ni Kristo, gagawin niya po ito para po sa atin. So ang gawin po natin, ganun po natin para ano, mas maayos, ano? Kasi hindi po maabot lahat po yung ano. Yung po una, yung po dito, pauna po kayo. Tapos, pagano tayo, ano? Matigyan. Okay. Sige po. Ito sa unahan. Punta ka na dun sa upuan. Ayan, meron mo kayong braso ko.